Showbiz Authority, Rodel Fernando. Magandang afternoon. Good afternoon. Welcome sa inyong paboritong talk show sa radio, ang Showbiz Galore. Kumusta na kayo mga Galorians? Ano man ang mga ginagawa ninyo ngayon, nasa bahay man kayo, nasa trabaho, nasa kalye, o kung saan man, welcome sa programang Showbiz Galore. Muli, ito po ang inyong lingkod, Rodel Fernando, ang makakasama po ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Siyempre pa, punong-puno tayo ngayon ng mga balitang showbiz, mga pag-uusapan natin ngayong hapong ito, kaya dyan lamang po kayo at dito lang kami. At mga Galorians, hindi ako nag-iisa dahil may co-host ako nasa kabilang linya, ang ating kaibigang John Lalin, maya-maya po ay ibibigay ko po siya sa inyo. Pero siyempre, bago ko ibigay ang ating kaibigang si John Lalin, narito muna ang ating OPM Song of the Day na ni-request ni Nasaan Ba Dito? Kantang I Can ni na Regine Velasquez, sino pa mga kasama doon, Mikey Cuhanco at saka si Donna Cruz. Ayan, ni-request sa atin ni Cynthia De Vera ng Pila, Laguna, kung saan dinededicate niya ang awitin sa kanyang dalawang best friend na sina Mia De Jesus at si Susan Carlos. Okay, Cynthia, narito na ang awiting I Can para sa iyo at para sa iyong mga kaibigan. I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can write what is wrong, I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow. So long to make me see how lucky I am, 'cause I am free, free to do the things I wanna do. What took you so long to make me feel I can give love, love so real? What took you so long to let me know sing just any song? I can
I Can mula kina Regine Velasquez, Donna Cruz at Mikey Cuanco. Inihahandog natin yan kay Cynthia De Vera ng Pila Laguna at yan ay para sa kanyang mga best friend na sina Mia De Jesus at Susan Carlos. Kaya mga Galorians, kung meron kayong mga awitin na malapit sa inyong puso o di kaya naman ay paborito ninyo, mag-text lamang sa 0977-342-1644. Uulitin ko ang number, 0977-342-1644 para sa ating OPM Song of the Day. Okay, sabi ko nga kanina, hindi ako nag-iisa at may makakasama ako. Nasa kabilang linya ang ating kaibigan, ang isa sa mga batikan at nirerespetong entertainment writer, mga Galorians, Mr. June Lalin. Good afternoon, June. Hello. Hi, Rodel. How are you? Okay naman. Ikaw, June, kumusta ka na? My gosh, eto, naka-hold ako sa'yo for more than 5 minutes. Naalala ko tuloy yung Doremi na song. Oh, diba? Naging solution tatlo. I just wonder, imbitahan kayo ni Regine o ate kayo yung dalawa, si Mikey and Donna sa series of shows ni Regine dyan sa The Chatter ng Suler. Oo, sana naman, Regine no? Regine at The Chatter sa so November 6, 7, 20, and 21, diba? Oo, sana naman makapunta sina Donna Cruz at saka sina Mikey, di ba? Oo nga. Pero yun nga lang, hindi sila pwedeng mag-kumanta na magkakasama kasi ang concept na nung show ni Regina yan eh yung mga sumikat sa mga chatter na kanta. Kumbaga parang yung mga Broadway songs. Mga ganon. Oo, mga ano, mga musical naman ginamit sa mga musical play, mga ganyan. Yes, yeah. Ayan, ay mapapanood sa The Chatter sa Soler sa, ulitin mo kasamang June. November 6, 7, 20, and 21. Mayroon. At alam mo ba ang latest kay Regina? Eto na. Ayan na. Eto na, ang sabi ni Reg, ha? Alam mo naman si Reg, nakakaloka yan pagkausap, di ba? Anything under the sun, yan pabanggit niya. Sabi niya, eto Englishin ko para wag maging malaswa. Eh, nagla-love making daw sila ng mister niya si Augie Alcacid for the sake ng kanulan. Kumbaga, na, ginagawa nila yon hindi dahil na umaasa pa silang masusundan si Nate. Kumbaga, si Reg pala, hindi na nag-iinusyon sa edad daw niya ngayon na magbubuntis ba. Actually, even yung si Nate pala before, ha, eto na, while doing I Heart You Pare with Ding Dong Dantes, diba, natandaan mo? Oo, natatandaan mo yun. Yes. Ang problem pala ni Reg noon at saka ni Augie is, after ng series na yon ng taping niya, saka siya magpapaano yung artificial insemination, di ba? Oo, AI. Anyway, yun yung plano niya pala the time. Pero si Mercy nga, and that was 4 years, more than 4 years ago, kasi sa November, 4 years old na si baby Nate. At nabuo nga anyway, si Nate. Oo, nung naging, kumbaga, kaya hulog daw ng langit talaga si baby Nate. Kaya na, diba, ginawa niya yung album na Hulog ng Langit. Nagkaroon siya ng album na Hulog ng Langit sa Universal Records. Oo, kasi nga, hindi na kinailangan mag-artificial insemination pa. Kasi nga, bigla siyang nabuntis. Pero ngayon nga, sabi niya, kung narating, okay lang. Kung hindi, okay lang. Dahil hindi na nga sila umaasa pa. Kasi mga tao, always asking her, naku, pwede pa yan, pwede pa, ganyan, di ba? Pero si Rex talaga, feeling niya, hindi na nga talaga siya magubuntis pero pa. Si, diba? Pero sinabi ba ni Reg ang edad niya? I think, medyo na ko-confuse na ako, pero halos kasi edad kasi kami ni Reg, eh. Mas matanda siya, kung di siya 46 or 47, kasi 45 ako, mas matanda lang siya sa akin ng konting-konti. April 22 nga ba, or basta April ang birthday niya, medyo na ko-confuse na ako. I think 47 na siya or 46, ganun, oo.
Oo, so dahil sa edad na yon, medyo mahihirapan na nga siyang masundan pa si Nate. Pero malay natin, di ba, June? Baka bigla magmilagro, di ba? Oh, eh, si Baby Nate, di ba? Kumbaga, ngayon sinasabi ni Baby Nate, nakakatuwa nga yung bata kasi sinasabi niya, artista na ako. Sinatanong, pagka-artista, sinasabi niya sa Sarap Diba. Kasi nung Saturday, di ba, siyang special guest ng nanay niya sa Sarap Diba. Diba? Very showbiz nilang dati ni Baby Nate. At favorite niya si ano, no? Si Yaya Dab o Main Mendoza. Yaya Dab. Tapos, pag tinatanong daw yung bata, ang pag may nagtanong, ano sabi sa'yo ni Yaya Dab? Social daw ako. Ano reaction mo? When? Pero sabi naman ni Reg, hindi ko naman narinig na ano, sinabi ni Yaya Dab yun. Pero yun ang narinig sa isipan ng bata. Mm-hmm. Sabi niya, ayun. Sabi ko, baka naman hindi pala narinig, Reg, di ba? June, natanong ba kay Miss Regine kung ano, kung mag-aartista ba si Nate, papayagan nila mag-asawa? Sabi naman niya, since they're both from showbiz nga, si audience saka siya, hindi naman nila mapipigilan. Pero depende raw nga sa bata. Pero sa ngayon nga, nakikita ng lahat na... June? Ayan, medyo nawala po ang kasama ng June Lalin. Pero bago po natin siya balikan... At bago rin po ako bumalik. Hello? Ayan, nandiyan ka pala. Hello? Oh, ako rin nabibilig kita. Akala ko ano? Akala ko nawala ka na. Ayun. Yun na nga. Kasama niyo pa rin ako dito. Oo, nagpaparamdam pa rin ako. Okay. Ako, alam mo, nasa mall ako. Lumabas talaga ako ng mall. Ay, wow. Para lang ano. Hindi ko alam kung ako yung mahina ang signal o ikaw. Yun na nga. So, anyway. Hello? Ang sabi nga ay hindi nila pipigilan kung sakaling itong si Nate ay gusto ring pumasok sa showbiz. Yes, oo, di ba? Anyways, ganito, going back to the concert of Regine, Regina the Chatter, eto nakakatuwa ha, magkasama guest niya sa series of shows na yun, sina Hazel Santos and Jonalyn Biray ng dating Latiba, di ba? Yung Marie Christel si Andy Casale. Pero, di ba, dati kasi mortal enemies sila, di ba? Nag-away ang mga yan eh. Kaya nga na, hindi na, kumbaga na wala na yung Latiba, di ba? Pero ngayon, mukhang okay na rin naman daw yung dalawa. Kaya, yan, magkasama silang guest. Kasama pati si Odie Imora. Kasi nga, kakaiba yung concept ng show na to ni Regine. Okay. Sa buong show ba niya, sa series of shows na yon, sina Jonalyn at saka sina si Isel Santos ang kasama ni Reg? At saka si Odie Imora. Pero siguro marami rin magsusurprise number yan. Diba? Hindi na ina-announce. Okay. Babalikan kita, June, ha? Pero kailangan muna nating mag-time check. Ang ating oras po ay alas 3:19 na po ng hapon at ang oras na yan ay hatid sa atin ng... This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan, VFresh. At magbabalik pa po ang showbiz galore. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho, Miguel Hill, sa balita sa tanghali, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Narito na ang maghahatid sa inyo ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang shalala ng buhay niyo. Makinig at manalo dahil uulan ng pagpapala dito sa Shalala and Friends. Tutok na Lunes hanggang Biyernes. Siguradong bubuhos ang swerte tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Shalala and Friends, dito lang sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi urungan.
Katapat at Karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Ang inyong Katapat, Mayor Fred Lim, at inyong Karancho, Miguel Hill. Katapat at Karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Katapat at Karancho, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. The doctor is on air. Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika On Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Nagbabalik ang showbiz galore, pero bago natin balikan ang ating kasamang June Lalin, gusto ko munang batiin ang ating mga galorians na nakikinig ngayon, gaya ni na Grace and Glaze Cane, Ate Maria Bernardo ng Santa Mesa, Manila, at syempre si Marvin Capili. Ganun din, nakikinig din ngayon sina Susan Abentijado, Luz Biminda Lopez, at sina Kiko Abentijado. Happy listening po sa inyong lahat. Okay, June! My God, sa pakarami mong binabate, may insecure sa si Tita Lolly. Ayan, mamaya may mga pagbati pa yan. So, June, ito nga magaganap na concert ni Regine sa Chelter, sa The Chelter sa Soler ay sa, ano mga date? November 6, 7, 20, and 21, diba? Ayan. Pakiabangan po ang ating songbird sa kanyang series of concert dyan po sa The Chatter sa Soler. Yeah. Okay, sa ibang balita naman, pelikula ni Chris Aquino, pinull out na po ni Chris Aquino ang kanyang pelikula sa Metro Manila Film Festival 2015. Alam mo na ba ito, June? Oo nga, yan yung usap-usapan, di ba? Ang sabi, eh, kasi medyo magulo ang casting, di ba? Papalit-palit. So, nag-decide na lang daw si Chris na huwag nang ituloy. Dahil unang-una, best for time na rin. Kasi unang-una, ano na ba ngayon? October 9 na, di ba? Hindi pa sila nakakapag-shoot. Tapos ang parang gulo-gulo. So, decide na lang daw na huwag na lang daw. Uh-huh. Pero, siyempre, may mga iba naman nag-iintriga na, baka natakot. Kasi, baka natakot dahil malalaki ang mga kalaban. Ganon? Oo. Pero ang naano namin balita, June, ang nasagap namin balita ay may problema daw sa kanila. Ay, baka umatras si Chris because of yung kila IIMB niya. Dahil nandun daw nga yung Aldab. Diba? Oo, tampo yun ang Aldab doon. Yun ang hindi yung mga ibang pelikula ang sasabihin kinatakutan eh. Ang sasabihin talaga, yung big movie, kasi nga, alam naman ng lahat na kahit binati ni Chris si I.I. dun sa wedding ni Vito and Marian ng December of last year, eh, hindi naman talaga nabalik yung friendship nilang dalawa. Oo nga, sabi nga so, so yung mga nangiintigit sila sabi, ay, naku, natakot si Chris na baka talbugan nga ng movie ni IIMB. Pero yun nga, hindi naman daw si II ang kinatakutan ni Chris, kundi yung love team ni Aldab. Oo, di ba? Yung kanya kasi dapat, di ba, nandun na raw si Daniel and Catherine, di natuloy. Tapos naging Liz Ken, yung Lisa Soberano and Enrique Hill, hindi rin daw tuloy. Tapos sabing after, naging Sian and Kim Chu. Tapos, eto na nga, yung latest news is hindi na nga raw matutuloy, di ba? Oo, wala na. Hindi na po pasok sa
MMFF 2015 ang pelikula ni na Cruz Aquino at ni Mayor Herbert Bautista. Oo. Pero meron na bang official official announcement from Star Cinema na siyang main producer ng nabanggit ng pelikula? May, kasi ako parang wala pa ako nakita talaga na galing mismo sa Star Cinema. Pero mismo si Amasi, pero mismo si Cruz Aquino ay nagsabi na talaga. Okay. Pero alam mo, pero yun, pero kumbaga, ang official is pag nasabi na may official words, I think it's gonna be from MMFF mismo magsasabi. Kasi nga, nagkakalituan, ano papalit na pelikula? Ang papalit ng pelikula ay yung pang-sham na nasa list. Ay, yung, sigurado, diba? Kapag may umalis na isa, ang ipapalit talaga yung pang-sham. Oo nga, kasi before, di ba, yun ang lumabas sa... Sino nga ba yung pang-sham? Makalimutan ko kasi. Kasi di ba, yung nawala yung si Robin dapat, di ba, kala ng lahat, wala na yung Robin. Mm-hmm, yung nila lang. Oo. So, na, medyo nag-skip siya sa mind ko sa oras na to. Pero yun nga, ang sinasabi, allowed ba ang Star Cinema na palitan nila ng movie or palitan ng casting the same movie, di ba? Alamin natin yan. Pero alam mo ba ang dinadahilan ni Chris? Nagka-problema daw sa kanyang cinematographer. Oo, dahil well, si Neil something, Neil Dasa. Oo, si Neil Dasa. Hindi available, yun daw gusto niya. Mm-hmm. Pero, syempre, marami nang iintriga na etches lang daw ni Chris yun. Oo nga, di ba? Ano kayang, ano, kung si Neil ba, eh, super ganda si Chris, kaya ganon. Oo, di ba? Oo. Nakakaloka. So, hindi na po mapapanood ang pelikula ni na Cruz Aquino at Mayor Herbert sa MMFF 2015. Well, saka, tipistake naman yata, di ba, magiging busy din. Kasi, balita nga ang tatanggo ulit siya sa pagka-mayor, di ba? So, parang hindi na rin naman niya magagawan ng paraan sa sked niya, di ba? Mahihirapan na rin si Mayor Herbert. Oh, pero alam mo nung una, yung unang concept niyan, yung Mr. and Mrs. Smith, na parang Mr. and Mrs. Smith dati ni what do you call this? Angelina Jolie and Brad Pitt. Parang ang ganda ng dating, di ba? Mr. and Mrs. Smith, tapos paiba na lang na iba. Oo, diba? Paiba na ng paiba. Hanggang eto ang ending, hindi na matutuloy. Sayang naman, inaabangan pa naman ng mga fans ni Chris ang pagsasama nila ni Mayor Herbert. Kasama ka ba sa nag-aabang? Oo, in fairness. Kasama ko. You're a fan of Chris? Hindi naman. Really? Oh my gosh. Are you sure, Sam? Kaya lang gusto ko silang makita on screen silang dalawa. Are you sure? Yes, I'm sure. Kami magtampo sa'yo. Sige ka. Sino magtatampo sa akin? Huwag na. Hindi ko na mapangyari. Kaya magtatampo ba sa akin? Parang wala naman siguro. Wait, di ba ibang collab team ni Herbert ang gusto mo? Collab team ni Herbert? Sino? Sino ako, hindi mo ako kuha. Exchange balance na lang tayo. Hindi ko nag-get! At ang friendship, sa ibang balita naman dyan, ang friendship daw ni na Ma Salvador at Kim Chiu ay unti-unti nang naibabalik. Ano ang masasabi mo dyan? Ako, it's about time. Bakit naman kailangan pang maging magkaaway sila? Unang-una, parin na silang ex ni Kim Chiu, di ba? Ni ex ni Gerard. Para naman napaka-Peter pa rin nilang lalabas kung hindi magbabalik yung friendship nila. Eh, parin na silang iniwan. At saka, di ba nakikita diba? Naman sila palagi, di ba? Parang, Diyos ko, napakaliit naman ng mundo. Magkapati na kayong dalawa. Oo nga. Ay, ikaw, Rodel, pati mga kaaway mo, batiin mo na gano'n sa problem. Wala akong kaaway. Sa totoo lang, parang wala. Ano? Siyempre. Niloloko lang. Wala akong kaaway. Oo. Sana nga itong Kim Chiu at itong si Ma Salvador ay may balik na uli ang kanilang friendship. Ako, oo nga, pwedeng-pwede naman talaga yan, di ba? Pwedeng-pwede naman. Yung guy naman na nang iwan na sa kanila, mukhang happy na, di ba? Pero, yun nga, speaking kasi binabanggit mo, di ba, lately nag-dial sa promo ng what do you call this, yung Etiquette for Mr. Sex, di ba? Dahil sa promo nun, ibinalik na naman ni Kim Chiu yung tungkol sa kanila na naloko daw siya, niloko siya ng boyfriend niya before. Tapos ang sinasabi, isa lang naman na naging boyfriend niya, si Gerard. Oo, niya, si diba? Gerard lang naman. So, sana pag mga ganon, like,
if you have promo for a movie, huwag niyang balik-balikan kasi baka nga sabihin dito, kalala na naman si Kim Chu, aba, maganda naman siya. Nililig siya kay si Young Liam, di ba? So, baka lalo tuloy pagdudaan na, ah, gimmick lang talaga yung kanila ni Young Liam. Kasi tapos, parang binabalik-balikan pa rin niya laging about Gerard, di ba? Ginagamit, ganyan, komo may pelikula, kailangan may pag-usapan, binabalik yung nakaraan nila, yung mga intriga, yung mga ganon. Di ba? Sana huwag naman ganon. That's true. May iba naman dapat pang pag-usapan. At nabanggit mo na rin ang Etiquette for Mistresses. Totoo bang hindi masyadong kumita ang pelikula? I doubt. Marami naman nanonood ako. Oh, first day pala. At saka ano, siguro may staying power yung movie, no? Ako naman, nakita ko naman, even yung second week na dito sa Green Hills, may nanonood. Tsaka alam mo ba kung sino nakita ko nanonood ng Etiquette for Mistresses? Kasi ang tunay na title ng book no ni Julia Das, ako saan based yan, is Etiquette for Mistresses. And what wives can learn from them. Parang gano'n, no? Ang title. So alam mo kung pati mga legal wives, ha? Pati legal wives, yung nanonood ng pelikulang yan. Alam mo ba na yung isang PBA coach na na-intriga sa isang model dahil sa revelation ng model na yun, ano, mag-guess ito sa isang online show ni DJ Mo Twister kamakailan, di ba? Naging viral yun, ha? Yung pag-amin ng babaeng yun na nakarita siya na isang PBA coach. Aba, yung misis, nakita ko, ha? Yung legal wife, nakita ko sa Green Hills. Sabi ko, my gosh, you're controversial. Tapos sabi niya, ano ko, ayaw niyang patula, ayaw niya nga raw magpa-interview, no comment lang daw siya. Kung gusto ko nga raw mag-interview, interviewin ko daw yung model dahil hindi naman daw mahilig. Hindi siya. So, tapos nung nakaalaman na kami, sabi ko, saan ka pupunta? Hanggang watch a movie? Anong mga ipapanoodin mo? Yung kay Chris Aquino, yung Etiquette for Mistresses, o, di ba? Siguro manonood siya para malaman niya kung anong pinaggagawa ng mga mistresses. At eto, speaking of mistresses, ha, we're talking about mistresses. So, alam mo ba na yung isang actress politician na hindi na politician na yung actress. So, Blight Item, ito. Sandali lang. Tatapusin ko na kasi hindi pa ako matapos tapos na pagkukolom ko sa Abante tonight. Ang deadline pa naman ngayon. So, eto na, last ko na to. Kasi sa Tuesday, magkukos naman ako sa'yo, di ba? Nandito ka naman. Pupunta ako dyan sa studio. Siyempre, you're a friend. Alam mo, hindi ko pa rin nakakalimutan dati. Nung when you offered me to co-host your show every Tuesday, sinabi ko talaga yes. Kasi yung loyalty mo sa akin, Rodel, hindi ko makakalimutan. Wow, diba? Naman! Oo. 3 years ago, na-test ang loyalty mo ni Mildred, yes, ni Fernando Kisma, ni Romel Pacente, at kung sino-sino pa sa PMPC, di ba? Na-test ko talaga yung loyalty nyo. Hindi kayo bumitaw. Kung wala kayo, hindi kayo nanalo tuloy. Dahil sinanindigan nyo na kasi dapat tatakbo ko, pero hindi na ako tumakbo, di ba? Pero yun nga, talagang, pero it's all naman water under the bridge na, di ba? Bati-bati na, okay na lahat, di ba? Wala, hindi ako nagtatanim, hindi ako ano, yun nga lang, nawala ako. Pero ay, natutuwa it's okay, ako, Jun. I'm still supporting PMPC naman, di ba? Pero yun nga, nakita ko yung loyalty mo sa akin. Salamat. Yung loyalty ng iba. So, I will be thankful talaga. Always thankful dun sa bagay na yun. Anyway, eto siya. Ang blind item mo, okay. Ang blind item. Okay, tungkol sa mistresses. Alam mo ba may story ang nagkita ang isang actress politician na hindi na politician ngayon, ha? At nagbalik showbiz na rin dahil may teleserye. Mm-hmm. Okay. At ang legal wife ng isang dating mayor na nanilig sa kanya. Yung mayor ngayon, congressman na yata. Anyway, nakita pala sila sa isang famous salon na malapit sa ABS-CBN. Actually, gitna ng ABS-CBN at saka GMA7, okay? Famous aba, salon. Eto lang. Siyempre, ito sa pelikulang Etiquette for Mistresses, di ba? May nagpang-abot, natatana. Kung napanood mo yan, may eksena si Owl Pass na fashion designer, kunwari, kinukwento niya kila Chris, yung nagpang-abot sa kanyang shop. Yung mistress at saka ang legal wife, di ba? Na nagkaroon ng gera talaga, di ba? Pero eto na, naiwasan naman ng gera itong sa
muntik-muntikang sa isang salon ni actress politician, ex-politician at yung legal wife ng politician, no, na nalilit niya kay actress ex-politician. Alam mo kasi very efficient yung staff ng parlor na si Kat, yung salon na malapit sa ABS-CBN. Oo, alam mo, nung nakita nilang papasok na. Bumaba na ng kotse, yung misis, no? So naglalakad na, papasok na sa, ano, aba, itinago nilang bigla si actress ex-politician sa isang secret room. Ooh. Para maiwasan yung gulo kasi mainit din. Mainit yung wife ng politician, di ba? Mm-hmm. Oo. So, naiwasan yung gulo. So, yung mga eksena talaga dun sa Etiquette for Mistresses, aba, karamihan dun, eh, binay sa totoong buhay. Hindi lang basta binay sa libro ni Juliet Daza, di ba? Oo, nakakaloka. So, teka, Judy, nakakaloka. Ba? Itinago ano, nila. Ano, itinago nila sa isang room yung actress. Parang may secret room na tinatawag sila. Kasi may sa mga salon na malalaki, may mga private rooms talaga. Yes, so, itinago. Itinago, so, pero kaya kahit matagal nang natapos ang pag-aayos kay Access Ex-Politician, hindi pa rin siya makalabas. Kasi baka nga naman magkaroon ng World War III. So, diba? Natenga ang beauty niya sa isang room. Nakakaloka. Hindi ang tagal-tagal nun. Ano-ano? Sorry. Eh di ang tagal-tagal nun. Siyempre, inayusan pa si ano, si actress politician, di ba? So, inayusan yung tunay na wife sa labas. So, kailangan niya maghintay. Illegal wife, kaya kesa naman may gulo, di ba? Ay, naku. Pero lately nga, alam mo, lately nagkaroon ng intriga yung dalawang yan ulit eh. Kasi, nagalit niya raw si actress as politician dun sa editor ng isang cookbook para sa mga nasa Congress at yung mga asawa nila, yung mga cookbook na yon. Kasi isinama nung editor, nung nag-edit ng cookbook, yung recipe ng tunay na misis ng politician na yan. Uh-huh. Ang gusto na nung actress ex-politician, siya daw, yung recipe niya, o kung di man yung recipe niya, dapat mag-isali yung recipe ng tunay na misis. Mm-hmm. So iniisip niya yung, ano, yung editor na isang society din na from the society world, no, na kilalang bukod sa pagiging writer editor yung tatay nila kilalang ano eh sa gabinete na matagal na panahon at yung kapatid eh congressman at asawa ng isang TV host na dating politician din na medyo nung nagsimulang mag-co-host isang controversial na mayamang TV host eh mabagal magsalita, di ba? Pero medyo bumilis na magsalita. Pero yun, hindi na nag-TV host yun ngayon eh. Oh. Anyway, yung kwento nga nung editor ngayon, sana nakuha mo ha, sa dami kong clue ha. Oo, baka naman kailangan ko pang sabihin na si ano yun. Para sa ating mga Galorians, clue pa raw, June. Clue. Nakuha. Oh. Ano, yung clue kanino? Yung sa actress? Oh, sa actress muna. Sa actress muna. Ay, naku. Huwag na. Baka awayan ako ng isang kapatid niya na kapatid niya na. Pero I'm sure pa, kakampihan ako ng isang mas matandang kapatid na kaaway niya na rin. Diba? Ayun. Parang gets ko na. Uy, pag hindi mo pa nag-get, ha? My gets God. Na gets ko na, June. Itong ano? Uy, alam mo, may napansin ako, may chemistry tayong dalawa. Oo naman. Siyempre. Diba? Kaya dapat sa Tuesday, andito ka na. Oo nga. Actually, ilang years na ako hindi nag-radio. Remember, in 2007, magkasama kami nila ni Jeff sa kanila OG. Sa isang ano, tapos I had to give up kasi nga daily yun, umaga. Oo, masyado. Pero ngayon, parang nag-i-enjoy ako. Kasi, you know why? Nung alam sa isang station dati na pag nasa Quezon City ako, nandun yung station yun, pero hindi ko mapakinggan, nakikinig na ako ng pinis sa'yo. Tapos lumipat kayo ng ano, diba, ibang station. Diba? Ay, kumanda na ang frequency sa mapakinggan ko na. So, nasa ano na tayo ngayon, June? Nasa DCIJ. Favorite ko to. Wow! Dahil dito, pinapakinggan ko siya. Plus, maraming mga, ano ha, yung mga society na nakikinig sa radio program. Di ba yung mga Inglesera talaga? Kasi favorite nila yung mga news program ng DCIJ eh. Di ba? Oh, at saka CRJ mismo, si Ramon Jacinto. Yes, TV show na pinapalabas, napapakinggan din mismo dyan, di ba? Tama ba ako? Oo, di ba? At syempre, hatid din sa atin ito ng A-Tri Media Broadcasting Network.
Oo nga, social yung ano yan, di ba? Social pilita, talaga. Pilita, di ba? Pilita, Pilita Uy, kasama nyo, di ba? Oo, ang programa ni Miss Pilita naman ay 2 to 3 ang usapang usaping babae. Tapos oo, ako na nun. Oo nga, di ba? Pero ba't kayo nagkiwalay? Wala naman kayong gap, ha? Wala, wala kaming gap. Sa mga nagtatanong po, at nangiintriga po na bakit daw po kami naghiwalay ni Miss Pilita, sinasabi baka may gap kami o nag-away po kami, hindi po totoo. Naku, buti na nga lang, bati na kami ni Pilita. Pinati ko na siya, baka lalo ka maintriga kasi kinuha mo kong co-host, diba? Tapos na wala siya, baka sabihin, ano, may gap talaga kayo, my gosh. Wala, wala, June. Anyway, June, so, sa tayo pala, dahil malapit ka sa Gutierrez family, ano na pala ang balita sa mga... Ay, naku, pwede ba sa Tuesday na ako magbalita? Ay, ganun? Okay. Para ba, makapag-type naman ako ng call ko sa Abante to na. Oh, sige, magagalit sige. Si Jerry Olea. My gosh, oo nga. Ay, sandali, si Mayora Tatis ba nakikinig? Yes, lagi nakikinig dito uy, ang ating kaibigan. Uy, balita ko, tatakbo siyang ano, ha? Counselor. Oo, balitang balita. Nag-anotra ba siya? Hindi pa, di ba? Pero alam ko talaga, tatakbo siya bilang konsihal dyan sa Quezon City. Ay, naku, ako magpipresenta akong ano. Magsusupport talaga ako sa kanya. Alam mo kung bakit? Napakabait ng taong niya. At saka, tinsan siya ng best friend ko si Team Evans. Nakita ko nga siya doon sa burol ng mother ni Team Evans noong July. Malapit siya sa pamilya dahil kamag-anak siya. Eh, di ba ever since naman talagang super bait niya si Tate? Ay, oo naman. Super matulungin, super, hindi siya yung katulad ng iba na kaibigan mo ngayon tapos hindi ka nakilala after, di ba? At saka so, ano ako, siya? Talagang ano, magsusupport ako dyan, di ba? Oo, pag nakita ka sa isang event, talagang siya pa mismo ang lalapit sa'yo para batiin ka at saka magbeso. Ganun oo, siya. Anyways, ganyan. Hindi na kita istorbohin. Oo. Ayaan ko na muna kasi sa Tuesday naman talaga ang regular day ko to co-host with you. Anyway, I'm so happy you're back kasi na-miss po ng ilang araw din yung radio program mo. Mm-hmm. Kaya nga kanina, di ba, nung magkausap tayo, sabi ko, nag-resume ka na ba? Hindi ko alam, nag-resume ka na. Oo. Ngayon, sinave ko talaga sa radio ng aking ano, car, yung ano, yung 810, di ba? 810, oo, 810. Oo, di ba? Oo, sinate ko na para, at kahit hindi, wala ako dyan, kunyari, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, aba, magda-drive ako before 3 p.m. pala, para siguradong mapakinggan kita. Wow, maraming anyway, salamat. Anyway, congratulations sa friendship. Thank you. Mm-hmm. Oo. At sa Tuesday, makakasama ka na namin dito ng live. Yeah, okay. Ay, type kong ano, pag Tuesday makinig sila, mamimigay ako ng ano, prizes. Ayan, diba? Ayan. Oo, diba? Mas maganda oo. Yan. Maghahanap ako ng mga mamimigay. Okay, mula sa mga... Okay. Mga... Yun na, babu na, babu. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating kaibigan si June Lalin, ang isa po sa mga veterano at kilala pong entertainment writer. Samantala, ang ating pong oras, alas 3:45 na po ng hapon. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. This time check is brought to you by GSIS. Maaasahan ng lingkod bayan. Lola, saan po kayo pupunta? Diba, may sakit po kayo? Apo, kailangan kong pumunta sa GSIS para malaman nila na nandito pa ako. Kailangan kasi yun para sa pension ko. Ha? Hindi na po ngayon. Di nyo na kailangan mag-annual renewal of active status o ARAS. Bahala na mag-report ang Philippine Statistics Authority sa GSIS tungkol sa estado nyo. Salamat naman at naisip ng GSIS yan. Basta, tuloy pa rin ang pension ko? Opo, Lola. Oh. Relax ka na lang dyan, ha? At ipagluluto kita ng paborito mong merienda. GSIS, karamay mo. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa contact center 847-4747 o bumisita sa GSIS website www.gsis.gov.ph. GSIS, maasahan ng lingkod bayan. What can you say?
1 minute. BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with Mavic and Dan. It's 9:30 BBC Minute. This is still a development. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Come to RJ Bistro, the home of rock and roll, and enjoy live bands performing music from the 60s to current day hits. Tonight, watch Beats and Pieces playing 60s, 70s, and 80s hits. RJ Bistro, the home of rock and roll. Lower level, Dusitani Hotel, Makati. For inquiries or reservations, please call 218-3326 or 0906-221-1524. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore! I'm back! Bago pa po sa ibang balita, gusto ko munang batiin ng happy birthday ang ating kaibigang si Dr. Charlie Mendez. Nakikinig po siya ngayon. Happy, happy birthday, Doc Charlie! Noong isang araw, ang ating kaibigan namang si Miss Pelita Uy ang may birthday at today si Doc Charlie. Okay, balitang Dennis Trillo naman, inaasahan na si Dennis Trillo ang magiging box office king ng 2015. Dahil po sa ipinakitang lakas sa takila ng pelikulang Felix Manalo, inaasahan po na si Dennis Trillo na po ang kukoronahang box office king ng Guillermo Mendoza Scholarship Foundation. Gumawa na po ng pambihirang record ang pelikulang Felix Manalo dahil siya po ang may pinakamalaking kita na pelikulang ipinalabas po sa Pilipinas. Lalo na po nung opening day ng naturang pelikula. Pero dahil po sa pagkita o pagtabo sa takila ng pelikulang ito ay iniintriga po ang Iglesia ni Cristo. Ang sabi po ay saan daw po dadalhin ang kinita ng naturang pelikula. Of course, kung nasusundan man natin ang mga outreach program ng Iglesia ni Cristo ay sigurado pong ilalagay yan para sa kawang gawa, lalo na sa kanilang Felix Manalo Foundation. Ayan po, congratulations po ulit sa lahat po ng bumubuo ng pelikulang Felix Manalo. At congratulations siyempre kay Dennis Trillo. Sa iba pang balita, natutuwa ang veteranong aktor na si Eddie Garcia sa muling pagsasama nila ni Nora Aunor. M-
May tuturing na reunion ito ng dalawang bigating artista dahil uli sila nagsama sa pelikulang Bakit May Kahapon Pa ng Viva Film. Ngayon ay malapit na silang mapanood sa isang teleserye sa GMA 7 na pinamagatang Little Mami. Kahit iniintriga pa sila kung bakit daw tinanggap nila ang proyekto na sila ay suporta lang sa isang tulad ni Chris Bernal. Hindi naman na siguro kailangan intrigahin pa yon. Kahit suporta lang ang dalawang bigating artista na ito, eh Diyos ko naman, marami na ito mga napatunayan, di ba? Kahit naman siguro, ang katwiran nila ay ini-enjoy na lang nila ang kanilang trabaho. Tapos, ang importante ay nakakatulong sila sa mga baguhang artista. Ayan po, muling magsasama ang dalawang superstars ng pelikulang Pilipino, sina Eddie Garcia at Nora Honor sa Little Mami, ang bagong teleserye ng GMA Kapuso Network. Balitang Miss Universe naman, mukhang nagkakagalo pa ngayon at wala pang takdang pecha o pecha ang Miss Universe dahil sa pagkakagulo nga ngayon dito. Ito kasing may-ari ng Miss Universe Organization o na si Donald Trump ay mukhang papasukin ang politika. Marami tuloy ang nagtatanong kung matutuloy pa ba ang Miss Universe. Pero sa pagkakaalam ko, Galorians ay may nakipag-usap na kay Donald Trump na maging organizer o maging producer ng napaka-prestigyosong beauty contest. Siyempre, hindi naman papayag ang mga tao na walang Miss Universe na nakasanayan na natin. At siyempre, babalitaan namin kayo ng mga kaganapan sa Miss Universe kung matutuloy ba ito at hindi. May 6 na minuto na lang po tayo nalalabi sa ating programang Showbiz Galore. Sina Yaya Dab daw at si Pastillas Girl ay nakita sa isang konsyerto. Nanood ang dalawang masasabing popular. Teka, popular ba si ano? Popular ba si Pastillas Girl? Hindi naman masyado, di ba? Parang si Yaya Dabla. Anyway, yun nga, nanood silang pareho ng Live House Concert. Ang mga tao talaga nakatutok lagi kay Yaya Dab minus Pastillas Girl. Ang sabi ng ating kaibigan,
Eh ano naman ngayon kung makita silang nanonood at magkasama? Ay magkasama ba? Hindi naman. Basta nanood lang sila ng concert ng Lifehouse. Itong si Pastillas Girl talaga, oh. Ayaw patalbog kay Yaya Dab. Sikat na ba si Pastillas Girl, mga Galorians? Jim, sikat na ba si Pastillas Girl? Pwede ba niyang ano? Ay, hindi mo kilala! Ay, hindi mo kilala si Pastillas Girl! Ikaw, Tall Eyes, kilala mo si Pastillas Girl? Ay, hindi rin masyado. Ay, ganun. Well, sorry na lang, Pastillas Girl. Hindi ko kilala. Si Roland, kilala mo si Pastillas Girl? Hindi ko maintindihan. Ano? Anyway, mukhang marami pang bigas. Nakakainin itong si Pastillas Girl bago maabot ang naaabot na tagumpay ngayon ng Yaya Dab. Pero hindi naman ano eh, ito naman si Pastillas Girl, wala naman siyang factor na ay, maabot ko din yung si Yaya Dab. Wala naman siyang ganun eh. Tahimik lang naman siya. Pero kung ako naman ang tatanungin, mukhang mahihirapan din naman siya, di ba? Kahit naman sabihing nasa isang pinapanood din siyang show, pero mahihirapan niyang tapatan ang kasikatan ngayon ni Yaya Dab. Okay, binabati ko si Lynn Garcia. Nakikinig sila ngayon dyan sa may Santo Niño, Baliwag, Bulacan. Happy listening sa inyong lahat na nakikinig ng Showbiz Galore. Samantala, gusto ko lang pong mag-invite. Malapit na pong mapanood ang second season po ng Showbiz Unlimited sa Channel 13. Kung saan isa po ako sa mga host ng naturang TV program ng 13. Sa November 7 na po ang Showbiz Unlimited. At sana po ay tutukan din po ninyo gaya po ng pagtutok po ninyo dito sa Showbiz Galore. Maraming salamat mga Galorians sa inyong pagsubaybay po dito sa ating programa. Hanggang bukas pong muli, magkarinigan po tayo dito sa himpilang DCRJ 810. Maraming salamat. Hanggang bukas, dito lamang syempre sa inyong nakakaaliw at nakakabaliw na programang Showbiz Galore. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman, pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks.
Now, global headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC Minute. BBC Minute with Nisha and Jamie. A British nurse who was diagnosed with Ebola in December last year has been flown from Scotland to an isolation unit in London after becoming ill again. She's at the same hospital where she spent almost a month at the beginning of the year after contracting Ebola in Sierra Leone. It's been causing Hillary Clinton headaches in the US. But now the new Australian Prime Minister, Malcolm Turnbull, has defended his use of a private email server for government business. Critics are worried about the security and ethics behind it, but Turnbull says he does it out of convenience. Companies here in the UK have created a device designed to deter drones from entering sensitive areas by freezing them in mid-flight. It works by jamming a drone's signal, which makes it unresponsive. Ooh. It's not literally freezing them into ice. And video game makers might soon struggle to find actors to voice their characters after a major union voted to go on strike. One of the things that they're demanding is stunt pay for vocally stressful recording sessions. Apparently Call of Duty is particularly grueling. Maybe they should come and work with us for a bit. Yeah, we'll show them a Call of Duty. 0729G. BBC Minute. The BBC Minute. Your quick news fix on DZR.